Eto, tuwan-tuwa ako dito. Nagkaroon na tayo ng extract from image. Pwede kayo mag-capture ng colors. Meron kayo nakitang isang design asset na gustong-gusto nyong incorporate sa inyong ginagawa or merong pinasa sa inyong kliyente. Pwede nyong gawin yan. Pwede nyo i-capture is colors. Pwede kayo mag-identify ng fonts at mag-generate ng vector shapes. I-demonstrate ko sa inyo kung paano gumagana yan. So ganito, lipat ako sa InDesign. Meron akong ano, meron binigay sa akin yung kliyente. Ito yung isa sa mga photo nila. And gusto kong maging consistent yung ano, yung colors kung saan siya ginagamit. Ngayon, sobrang dali na. You just have to select the image that you want to get inspiration from. And pag right-click mo, meron ka makikita ditong bagong option, yung extract from image. Okay? And then, ano mangyayari dito? Pag-click ko ng, let's say, gusto kong makita yung color themes. Click ko yan. Mag-open siya ng Adobe Capture. Sa loob mismo ng InDesign. Ha? Adobe Capture sa loob ng Adobe InDesign. And as you would see here, makikita nyo na pwede kayong mag-extract ng colors based from an initial asset. Pwede kayong mag-identify ng fonts. At pwede rin kayong mag-create ng shapes. For example, gusto nyong gawing vector to. Itong photo na to, gusto nyong gawing vector to, di ba? For some strange reason, gusto nyong gawing vector. Pwede nyo agad siyang gawing vector. Okay? O, pwede nyo nga burahin to. Pwede nyo tanggalin tong ibang elements na nandito. Say, naalala mo, Jem, dati nung nagde-demo tayo ng mga Adobe Capture applications, ito yung kagandahan niya. Diba? O, sige. Ang galing talaga, sir, ng Adobe. Diba? Talagang na-integrate na nila from Adobe, yung app sa mobile, na-integrate na nila sa InDesign. Ang galing. Dati Illustrator lang yun, sir, di ba? Yes, in Photoshop. Ito, talagang dinagdag na nila. In my case, wala akong makitang text dito, di ba? Kasi meron kayo nakitang isang picture na gustong-gusto nyo yung text na nandoon. Ang gagawin ko lang, magpa-place lang muna ako dito para magkaroon tayo ng ibang reference on this. So, pupunta ako sa aking desktop. And then, hanapin ko dito. Sorry, ang dami kong screenshot. Alam, mahilig akong mag-screenshot ng kung ano-ano mga bagay. Alam mo naman, pag-creative, di ba? Pag nakita mo, uy, ganda nun, ganda nun. Ayan, okay. So, as you would see here, meron akong nilagay dito na, kunyari, ito yung gawa ng isa sa ating mga intern. And as you would see, meron tayong nilagay dito na photo. So, kunyari, gusto kong ma-inspire dito. Meron akong nakita mga photos dito. Balik ulit tayo dito sa extract from image. Color themes. Yan. So, magbubukas ulit si Adobe Capture. And itry nga natin kung madedetect niya ano kaya font yung ginamit dito sa marketing at saka dun sa design. Ano kaya? Makita kaya niya to? Or makapag-suggest kaya siya at ma-activate niya? Yes, kaya niyang gawin yon. Imagine dati paano, ano nga bang font to? Tapos magpo-post ka dun sa ano, diba? Sa isang creative forum. Pag nag-post sa creative forum, sabihin, i-google mo na. Hindi, wag po gano'n na. Tulungan tayo. Okay, as you would see here, punta tayo sa type. Nakaka-relate ka talaga, Jem, doon, ha? Diba? Actually, sir, madami pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Ah, okay. At least, ito, magagamit nila to. Tignan nyo mabuti. Ayan. So, ito, meron siyang placeholder dito on which pwede nyo hanapin dito. Kunyari, ito. Ito, gustong-gusto kong malaman to. Pagpalagay na lang natin na hindi ko agad kaya siyang i-detect. Oh, kala mo naman hindi natin ma-detect agad to. So yan, hanapin nyo lang yung gusto nyong hanapin, tapos i-click nyo yung find similar fonts. So pag-click mo nyan, ano mangyayari? Using Adobe Sensei, powered with artificial intelligence na ginagawa nila, is siya mismo magbigay sa'yo ng ano, magbigay sa'yo ng suggestions. At siya mismo mag-activate dito para sa'yo. Kita nyo, oh. Yung pala yung pwede nyong gamitin, si Spinoza Pro Bold. Sana, tama ako dito ha. Ayan o, oh, diba? Sipin mo o, oh, konti na lang. Halos hit na siya, diba, Jem? Yes, sir. Yung naalala ko na feature dito, yung match font eh, sa Photoshop yun, diba? Yes. So parang na-integrate na rin talaga siya sa InDesign. Yes. Isa rin yung sa dating mga ano lang, mga sneak peek lang natin, diba? Alam mo dati nung ginagawa natin yung mga Adobe Max natin. Sneak peek lang siya dati pero ngayon fully integrated na siya sa loob ng InDesign. And then ito, kunyari, balik tayo ulit sa shapes. Dito sa shapes, yan, kita nyo? Pwede ko na siya agad gawing vector shapes. Pwede ko na siyang baguhin, pwede ko siyang invert, pwede ko siyang smooth.
So click ko to sa ano, save to CC libraries. Diba? Automatic yan pupunta sa inyong CC libraries na pwede nyo gamitin throughout the whole ecosystem ng Creative Cloud. Okay? Ayan. And then color themes. Nakita nyo naman dito sa color themes. Pag-click natin ng color themes, yung mga magandang nilagay nating colors, pwede nyo agad siyang extract. Imagine, di ba? Save you a lot of time. And then pwede nyo baguhin kung gusto nyo baguhin. Di ba? Ayan. Tapos pwede nyo nang i-save. Kapag nakita nyo to, itong icon na to, ibig sabihin siya yung pinaka-base color. Ibig sabihin ng base color, dito siya kumukuha ng mga preferences niya. Let's say, ano ba to? Colorful. So nakita nyo nga, naging colorful siya. So pwede nyo baguhin din yung ating mga color mood. For example, let's say, gusto natin colorful. Minsan gusto natin deep. Wow, deep. Sabi nga nila, di ba? Wow, deep. Yan. So, yan, nakita nyo? Nagbago agad yung ano. Using ano to ah? Using Adobe Color on the back end. Kita nyo, ganun siya kadali. And pag sinave natin sa CC Libraries, automatic, nasa loob na siya ng inyong panel na lagi natin ginagamit in our designs. Okay? Natuwa ba kayo dito? Meron bang ano? Meron ano mga reactions nyo dito sa paggamit ng Adobe Capture sa loob ng InDesign? Ilagay nyo nga sa ating chat. Ikaw, Jem, anong mga nakita mo dito na ano na magagamit mo na agad? Palagay ko, sir, yung color themes eh. Parang mas ano siya, kasi di ba minsan yung mga creatives or kahit yung mga educators, yan ba yung mga teachers natin talaga, napapagod din talaga yung utak natin na parang alam nyo, nabablank, namamind blank tayo. Pero yes, with this feature, I think kapag halimbawa nag-browse tayo sa Google for inspiration, sa Behance, ganyan, mas madaling ma-inspire kasi Adobe Sensei will help us with ano, getting yung colors talaga. Like, yung mga napapansin natin yung sa mga movies, yung iba yung mga moods per scene. Parang ano na siya, pwede na rin siya gamitin dito para mag-generate ng color combination. Yes. I think mostly ano rin eh, magagamit din siya, halimbawa, yung gaya sinabi ko, halimbawa, for an e-book na, lalo na for example, for younger students na who want something colorful, ganyan. So parang pwede na talaga nating maghanap ng inspiration and then, you know, use it as a start para lang it shortens the amount of time na mag-iisip tayo na ano mo mga kulay gagamitin ko, ano yung mga font niyong pwede maganda tingnan. Ganun. I think this will really shorten the process there. Yes. At tuwa ako dun sa binanggit mo na ano, maghahanap ng inspiration kasi tayo mga, yung ating mga fellow teachers ay lagi naghahanap ng inspiration. Cheeky. I'm so cheeky, sorry. Ayan. Alam nyo naman ako, medyo, pag hindi ako nakakapagsabi ng ganyan, medyo nilalagnat ako eh. Okay. So as you would see here dito sa CC Libraries ko, yung ginawa ko lahat kanina nakasave na. Diba? Ayan, ang bilis oh. Save na siya. Although, alam nyo, medyo mabagal ang internet ko. Ayan, 'di ba? Capture ko pati yung vector kanina, na-capture ko siya. Okay? So